at si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsiyang kasalanan, nalupig ang kamatayan. Sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Patuloy po tayong umaasa sa kagandahang loob ng Panginoon para sa atin upang tayo kanyang palagiang iligtas, ipagtanggol, idepensa ang ating mga mahal sa buhay at sa ating paglalakbay sa buhay tayo kanyang patnubayan at gabayan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkalaw mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo kasama ang kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonya, at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo,
sumigaw sila sa wikang Likaonia. Nanaog sa atin na mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus, nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may taong may kwintas sa bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon." Nang makalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin na mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto at pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Oh.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. At ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo kung hindi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya. Mula sa ating napakabait na muling nabuhay, Nuestro Padre Jesus Nazareno, bigyan tayo ng pag-asa, palakasin ang ating mahihina at nalulungkot na mga damdamin ng muling nabuhay na Panginoon, ang kanyang tagumpay ay pag-asa. Ang ating mapagbasa ngayon tungkol sa kung sino ang Diyos. Unang pagbasa gawa ng mga apostol, kasi si San Pablo at si Bernabe gumawa ng mga milagro kasi mga hintil ito. Sanay sila sa mga Diyos-Diyosan. Ah! Mga Diyos ito! Ako, dumating sa atin mga Diyos. Sabi ni San Pablo, ah, teka lang. Mali yata ang inyong ginagawa. Mali ang inyong pag-iisip. Sabi ni San Pablo, kami tao lamang katulad ninyo. Kami tao lamang katulad ninyo. Ang mga gumawa ng mga himala nito ay ang iisang Diyos. Iisa lamang ang Diyos. Isa lamang ang Diyos. Hindi kami Diyos. Mali yun. Ang tinuturo namin, isa lamang ang Diyos na lumikha sa ating lahat. Siya lamang ang ating sasambahin. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan, pinapakilala ko sino ang Diyos, yung banal na Santatlo. Una na muna, ang Diyos ay pag-ibig. Yung pag-iibigan ng Ama at Anak at iibigin yung tapat, ha? Yung deboto, mamahalin, iibigin ng Ama. Maganda yan, ha? Nandun tayo, lumalangoy tayo sa matamis, masarap ang karagatan ng pagmamahal ng Diyos. Tayo do'y nananahan, lumulutang, lumalangoy sa karagatan ng kanyang pagmamahal. Misteryoso ito. Mahirap pong ipaliwanag ang buhay ng Diyos. Talagang Diyos siya. Kulang na kulang ako. Pasensya na po kung kapos ang aking pagpapaliwanag. Pero tinatangka ko lamang. At hindi lamang dyan. Tungkol sa Ama at ang Anak at ang pagbubuhos ng pagmamahal sa atin kung tayo'y nakikisa sa
pagtupad ng salita. Meron pang darating ang patnubay, ang Espiritu Santo. Sige, sana palatin. Dahan-dahanin natin. Kasi Diyos, sobra ang Diyos sa ating limitadong mabagal at makupad na mga pag-iisip. Pero tayo nagtitiwala. Kumakapit tayo sa Kanya. Tulong ni Maria ni San Jose. Basta, Panginoon, bagamat hindi namin maintindihan ng lahat, kami lang ay saan ka pa kami pupunta? Saan pa kami lilingon? Saan pa kami aasa? Saan pa kami kakapit kundi sa inyo? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tugon po natin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa Kanyang paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat, naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, na kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol San Juan Nepomuceno, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Diyos amay ating purihin, Diyos anak siyang sambahin, Espiritu'y siyang patnubayan.
tinubay. Salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Tuy muling nabuhay, magdiwang aleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangalan sa binyag na ikaw ang biigin, ibigin at pagiling rambilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Dumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati